Hello guys, ang recipe or menu natin for tonight is ito chicken breast. Ating lulutuin is yummy chicken, onions, garlic, bay leaves, bell pepper, yellow and red, pwedeng green. Tsaka yung pressed na tomato, binlance ko siya para ma-easy siyang balatan. Kasi malalaki siya, tatlo. So kung medium size is apat. So start na tayo. Ito yung mga recipe natin. Bay leaves, paprika, black pepper, tsaka sea salt. Of course, olive oil. So mag-start na tayo. Una, i-fry natin ng konti yung chicken. Huwag nating i-overcook. So madali na lang yan. Okay. Let's start. Tsaka mayang konti pag pag na-blanch mo siya, madali na lang siyang balatan. Yan. Okay, ready mo na natin. Balatan natin yung kamatis para makat na natin. Okay, guys. So, yan. Start na tayo, guys. Ating fry muna natin konti ang ating chicken. Bago tayo gumawa ng pinaka-sauce niya. Until na mamula pula siya kasi minarinit ko siya ng paprika. Ng 1 tablespoon. Depende sa dami ng inyong chicken. O kasi mga 1 pound lang ito. Maganda kasi siya pag na-fry mo ng konti para hindi nadudurog yung chicken. O kaya kasi ang chicken breast kailangan hindi siya overcook, dahil pag na-overcook siya may tendency na titigas siya. So yun ang technique para huwag tumigas yung laman niya, lalo pag chicken breast, para manatiling tender siya. Tender, juicy. Huwag mo siyang i-overcook. Kaya, ang ginagawa ko ganyan, sinatry ko muna. Konti. So, habang nantay natin na medyo na brown na yung chicken, mag-start na tayo dito. Gisa muna natin una yung garlic. Laging una yung garlic para mabango siya. Hindi pa mainit yung mantika. Meron na siyang oil. Olive oil. Tapos, onions. Ayan. Hindi pa naman siya luto, pero at least para kasing pag na-fry mo siya ng konti, hindi malansa yung chicken. Yan ang technique nun. Tsaka hindi titigas ang chicken breast. Kaya hindi overcook. Ayan, ready na yung ating oil. So, garlic naman. Bango ng garlic. At yung ating onions. So, ngayon, medyo golden na yung ating
Lagay naman natin yung ating na-blanch na kamatis. Ayan na siya. Pakan lang natin konti. Pwede na rin lagay natin itong ating bell pepper. Pag may chicken broth kayo, pwede siyang lagyan ng 1 cup of chicken broth. Pag wala, pwede namang water lang. So, lagyan natin ng black pepper. Sprinkle lang. Ito. Mga 1 tablespoon of paprika. Pangpakulay ng buhay. Takpan natin tapos dadagdagan natin ng 1 cup na chicken broth o kaya just water. So ready na yung ating chicken. Tanggalin muna natin. Lagay natin dito para tapos yung pina-fry natin na mantika, lagay natin doon sa ating sauce. Pinaka-ano. Okay. Okay guys, ready na siya. So, pwede na natin ilagay yung chicken. Pero, meron tayong additional na ingredients. Ito yung cream, mga about 1/2 cup. At saka ground almond, mga 1 tablespoon. Yun, at saka lagyan natin ng patis para pampasarap. So, ito na yung patis. Thai fish sauce. Okay, ito na. 1 tablespoon na patis. Thai patis. Pwede na natin ilagay yung ating chicken. At pakuluin natin hanggang mga 5 minutes. Tapos ready na. Tapos lagyan natin ng cream. Tapos konting ano, kung medyo malapot konti, konting cornstarch o kaya flour. Pero pwede na siya kasi okay na siya. Pwedeng patuyuin ko lang. So lagay na natin yung almonds. 1 tablespoon. At ito yung 1/2 cup na cream. Pakuluin lang mga 5 minutes, then ready to eat. Sprinkle with parsley on top before you serve. Okay guys, this is ready. Our chicken with paprika and bell pepper. So this is our soup of dinner. Chilies.